Happy Lord's Day, mga minamahal na mga kapatid sa Reform Unida Christian Church International. Ito po ang inyong lingkod, si Bishop Roel Camia ng Unida Christian Church of Canada. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw po ng pagsamba. Mga minamahal na mga kapatid, allow me to express my thanksgiving to the Lord and to all of you for supporting the Reform Unida Christian Church. Alam niyo po mga kapatid, ang lahat po ng ito ay bunga ng isang marubdob na panalangin at pagnanasa na mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Para po lahat ito sa kapurihan ng Diyos at sa pagnanasa na maibalik ang dignidad ng simbahan sa kanyang orihinal na pagkatawag, at ito po ay ang ipangaral ang Ebanghelyo at patuloy po na magdisipulo ng mga bansa. At ito po yung layunin po ng Unida Christian Church of Canada, hanggang sa ang puso po ng bawat isa sa amin dito sa Canada ay hipuin ng Diyos para bumalik sa ating bansang sinilangan upang patuloy na palaganapin ang pangangaral ng Ebanghelyo at ang patuloy na pagtatayo ng mga simbahan. Sa oras pong ito, allow me to share with you some thoughts from the scripture. At ito po ang sinasabi po ng aklat ng Isaiah na gusto ko pong ibigay na mensahe sa bawat isa sa inyo. Hindi pa ho ito ang sermon, pero gusto ko lang po na ilagay sa puso ng bawat isa sa inyo na narito ngayon, mga pastor na kamanggagawa at mga kapatiran, ganun na rin po sa atin pong board of directors. Isaiah 43:18-19 says, "Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? It will make a way in the wilderness and the rivers in the desert." Ang sabi po ng talata, remember not the former things. Sa madaling sabi, ang hamon po nito is to move on. Magpatuloy, kalimutan ang mga bagay sa nasa likuran at humarap sa bagay na nasa pangkasalukuyan at sa hinaharap. Paano po gagawin ito? Limang bagay ang mahalaga in order to move on and forget and remember not the former things. Number one, it is important for us to change our mindset. If your mind focuses on the things of the old, how can you move to the future? So kailangan po nating kalimutan, limutin ang mga bagay na nasa likuran. Atin na pong harapin ang pangkasalukuyan at patuloy na lumakad patungo po sa hinaharap. So your life will move into a negative direction if you will hang on to the negativity of the past. Your life move in the direction of your dominant thoughts. Kung ano yung ating laman ng isipan. Kaya nga po, sinasabi ng Biblia to always renew your mind. Sa Romans chapter 12. Na po, atin pong baguhin ang ating mga kaisipan. Kung ano ang naisin ng Panginoon ayon sa kanyang banal na kasulatan, iyon po ang atin pong laging lamanin sa ating mga pag-iisip. Pangalawa, let us cut off some friends. Masakit itong katotohanan, pero mga kapatid, ito po ang isa sa inaral ko simula po nung ako ay dumating dito sa Canada. May mga pagkakaibigan na kailangan putulin. There are some friends that we keep that even we ourselves know deep down that they are doing nothing but slowing us down in life. There are people in our lives na kinikip natin sa kabila nung alam natin nakakapagpabagal, alam natin humihila sa atin paatras, alam natin nagdadala sa atin hindi sa matuwid. So, para po magpatuloy sa hinaharap, hindi lang kailangan kalimutan yung nasa likuran, we need to cut off some friendship. It is not a crime to cut off friendship once you feel it is delaying your purpose in life. Masakit na katotohanan, pero may mga nilimot po ako na bagay sa nakalipas, may mga pinutol po akong pakikipagkaibigan dahil alam ko po na hindi nagtutulak sa direksyon na nais ng Diyos para sa buhay ko at sa buhay ng simbahan. Pangatlo, set goals for yourself. One of the most important ways you can forget about the past or the things of the past is by setting goals for your future. Pag walang plano,
it is a plan to fail. Kapag walang direksyon, maliligaw at maliligaw ka, hindi lang ikaw, magdadamay ka pa. Kaya importante, alam natin ang direksyon, alam nyo kung ano gagawin, alam nyo kung ano pinapagawa ng Panginoon. At yung po yung pangunahing layunin ng Reformed Unida Christian Church, ang ituro, ang aral ng banal na kasulatan, lalo na ang five solas na siyang inakap natin, na siyang binawi natin mula sa kadiliman ng mga maling aral, at ito po ang ating isusulong. Ito po ang pangunahing goal ng buhay ng iglesia. Pang-apat, we need to learn to forgive. Hindi po palibasa, cannot off natin yung friendship. Ibig sabihin nito, kaaway natin sila. Hindi lang po natin sila kaibigan, ha? Ibig sabihin, hindi na po na makakaapekto yung kanilang mga bagay na ginagawa para sa ating buhay, pero pinapatawad natin sila. One of the things that kill us emotionally and mentally is the spirit of unforgiveness. Holding grudges against someone is like eating poison and expecting someone else to die. We all do this thinking we are doing ourselves a favor, but it does nothing. It does nothing to break us down emotionally. So the only way you can forget about the past is by forgiving whoever has done you wrong. Nasaktan ka, napagtaksilan ka, iniwanan ka, anuman ang damdamin mo ngayon, hindi makakatulong yan para sa kinabukasan. Isa yan sa iiwanan mo, pero paano mo maiiwanan kung hindi ka matututong magpatawad? At panghuli, panlima, stop trying to impress people. Kung meron po tayong dapat gawin is to be an audience only of one. And that is the audience of God. Be an audience of God. Have you ever felt like no one understands you and why you make the decisions you make anymore? Or naranasan niyo ba yung minsan parang wala na kayong kakampi, kayo na lang? Kaya niyo nararamdaman yun kasi pinipilit ninyong magpa-impress sa iba, eh. Pinipilit natin na damayan tayo, pakinggan tayo, maka-impluwensya tayo. Tama na po yun. Simula ho sa araw na ito, ang gawin po natin ay mamuhay ng ang tanging binibigyan ng kalwalatian at binibigyan ng glory sa ating buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Kapag siya lang ang audience natin, hindi natin importanteng isipin kung ano ang sasabihin ng iba. You need to stop seeking approval from people and start giving notice whether they like it or not. You cannot please everyone. It is impossible. And trying to please everyone does nothing but leads you to frustration and discouragement. Marami akong gustong sabihin, mga kapatid. Kung nandyan lang po ako sa piling ninyo ngayon, alam ko po na sa mga kwentuhan natin, sa fellowship natin, malaman nyo ang laman ng aking puso. Pero hindi ko po yun magawa ngayon. As much as I want to be with you face to face, pero hindi po magawa ngayon yun. Mga minamahal kong mga pastor, mga kamanggagawa, Board of Directors of Reformed Unida Christian Church International, aking pong dalangin ang pagtatagumpay ng ministeryong ito dahil ito po ay gawain ng Panginoon. Hindi po ito bunga ng rebelyon o anumang pagpaparangya sa sarili o pagtataas ng anumang organisasyon. Ito po, mga kapatid, ay bunga ng pangitain na bawiin ang reformada sa buhay ng dating iglesyang ating kinalalagyan. Kaya nga po, ang aking pong dalangin, samahan kayo ng Panginoon, anuman ang mga plano nyo sa future, nandito lang po kami para to back you up and to support you in whatever ways we can. Ako po, ang inyong lingkod at ang aking sambahayan at ang kasamang mga manggagawa mula Calgary, sa Grand Prairie, sa Fox Creek, sa Leduc, sa Alberta, sa East Winnipeg at ang mga kapatiran natin sa Yorkton, bumabati po kami sa inyo ng isang maligayang araw ng pagtitipon. Magkikita-kita po tayo ng face-to-face pagdating ng panahon. We love you and God bless all of you.